Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Ten of Swords, Three of Swords, may nasasaktan kasi na-reject. Oh. Kasi hindi magkaroon ng completion sa inyong dalawa eh. Ikaw ba itong nag-embody ng energy na Ten of Swords? Ah, ikaw to. Ikaw nasasaktan kasi na-reject ka. Heartbroken. Meron na-reject na offer mo? Message na sinent mo? Or it's a love offer? Or may sinuyo ka, na-reject ka? Ikaw yan. More information sa'yo. Unstable ka rin. Ungrounded. Ay! Nagluluksa. Malungkot ka. Dahil hindi kayo nabuo. Dahil hindi ka nagkita, dahil hindi ka nabuo. Hindi kayo na-unite. Gusto mo sana ma-unite kayo eh. Pero ano yung darating sa'yo? Sa kabila ng mga pinagdaanan mo na yan. Upright pa itong wheel. Three of wheels. It's upright. So, ayan. Ma-recognize ka. Wala maka pigil, walang makapangontrol, walang makapanghadlang, walang makapangharang, walang makapangmanipula. Lalo sa career to. Sa buhay mo, ma-recognize ka na mag-umpisa na ma-recognize ka. Makitaan ka ng galing. Ano pa ang mga darating sa buhay mo? Ito, Hierophant, the Chariot. What's with the Chariot here? Natarating yan. Queen of Wheels. Ano intention sa'yo na darating na yan? Ano pa intention yun sa'yo? Hindi ka mag-succeed. Negative to. Cloudy din yung isip mo. Pare. Spiritual. Spiritual na atake ito. From this Queen of Wheels, yun ang darating sa'yo. Pero hindi siya magtatagumpay. Meron Two of Wands dito yun. Hindi yan magtatagumpay. Marareceive mo yung blessings. Marecognize ka. Walang magawa itong mga gusto mag-control sa buhay mo. Wala nang magagawa yung mga yan. They cannot stop you to be recognized. At ang makitaan ka ng galing. Ano pa?
ang darating sa'yo? Sa love life mo, anong darating sa'yo? Yung wini-wish mo, yung gustong-gusto mo. Ah, ex mo to, guys. O person mo na naghiwalay kayo. Ang defensive na siya, babalik. Emperor ang energy, guys, oh. So, ibig sabihin, strong tong person mo na to. Powerful, may authority. Pwede may authority din siya spiritually. Or a boss. Mataas yung status. Pwede mataas lang yung, ano, yung antas ng kakayanan niya spiritually. Ano pa? Or, ano siya, strong yung personality niya. Hardworking yung person na yan. With the 8 of Wheels. Two of Swords and 4 of Wheels in the reverse. Kaso lang guys, na-stuck tong person na to eh. Maybe lately. Ngayon ba, strong na siya? Pwede. Strong na siya. Pero, clarify by 8 of Swords. One more. Strong na ba yung person mo na yan? Halang kasi yun eh. Pwede. Pwede strong siya. Strong na siya mentally. Spiritually. Strong na ba yan spiritually, mentally? Kaya niya yan. Yung mga pinagdadaanan niya. Naging, ano to, naging stuck. Na-stuck to. Na-confused. Na-clouded yung isipan niya. May nag-block sa isipan niya. May nag-control sa kanya. May pumigil sa kanya. Ganun yun. May nanggulo sa isipan niya. May nang-influence sa isipan niya. That's why ni-let go kanya eh. Binitawan kanya. Kaya kayo naghiwalay. Yun. Yun ang matupad sa wish mo. Ganun ang nangyari sa kanya noon. Kaya binitawan kanya noon. Kaya naghiwalay kayo. Kaya hindi kanya kinip noon kasi may nagpa stuck dyan. May nagpa-confuse sa isip niya. May nang influensya sa isip niya. May sumapi sa kanya. May sumapi sa kanya, guys. That's why, so alam mo na, may sumapi sa kanya noon. Alam nyo naman dito sa mundong to. At hindi lang tao ang naninirahan dito. May sumapi sa kanya. O kaya nag-iba yung ugali niya. O kaya binitawan ka niya. Nakipag-iwalay sa'yo. Baka pinadalhan lang kung ano nasasapi sa kanya para makipag-iwalay sa'yo. Tapos nung naimasmasan niya na yung person mo na yan, ay matindi yung pagsisisi niya for sure. Nung natanggal na yung sumapi sa kanya. Natanggal na ba yung sumapi niya sa person mo na yan, sa emperor mo na yan? Natanggal na daw. And ready na siya to build a family with you, to be with you. Natanggal na daw. So, emperor ng energy niya. Maybe lately or in the past, eh, you know, in the past or lately to na na-stuck siya. Confused, naging clouded yung isipan niya kasi may sumapi dyan eh. Pinadala yun ng iba siguro ng mga gawa ng witchcraft o kung ano man na schemes ng iba, malamang. Para maging negative yung isip ng person mo. Para hindi na ma-inspire sa connection ninyo. Parang ganun ba? Parang mawala ng gana, inspiration, positivity sa connection ninyo. Ganun. Kasi, maaari may gusto sa person mo. Yung may gawa nun sa person mo.
or else ay may gusto. Ano gusto nung sabihin sa'yo ng person mo na emperor? Pag mga emperor na strong na yung personality niyan. You came closer than anyone. I want to be more than friends. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng emperor na yan? The person mo. I feel you leaving me behind. Behind pala. Baka tingin niya ay friend na lang ang turing mo sa kanya. Ganun. Or friend ang turing mo sa kanya. Ganun ba? Kaya sabi niya, I want to be more than friends. Mas malapit ka daw kaysa sa kahit kanino pa. Ano na gusto sa'yo ni emperor? Upright ba yan? Eight of wands. In reverse. Nag-hold back ka na mag-message. O ang mag-take ng action siguro sa kanya. Ano pa ang pinaka nagustuhan sa iyo sa personality mo, sa pagtao mo? Ano nagustuhan sa iyo ng emperor na yan? Ah, kasi naglalagay ka ng boundary, a healthy boundary. Kasi may self-love ka, may self-worth, you're intelligent, or you're intellectual, matalino, no? And sharp yung mind mo, you're logical, you're courageous to speak the truth, to tell the truth. And yung maglagay ng boundary kapag merong gustong mag-cross ng line mo o gustong mag-abuso sa'yo. Matapang ka sabihin na hindi ka pwedeng umabuso, lumagpas. Hindi ka pwedeng mag-take advantage. Mga ganun. Na, yung marunong ka maglagay ng boundary ba? Healthy boundary. Kasi, may mga tao kasi abusado. Kung ano man yan. Basta abusado. Basta yung mahilig mong cross ng line. May ganyan kasi. Lalo sa panahon ngayon, nasa end of times na tayo kayo may mga ganyan. Na abusado mapang take advantage. Mapanamantala, diba? You're resilient with the Queen of Swords energy. Prangka ka. Straightforward mo salita. May pagka-strict. Critical din mag-isip. Kasi Queen of Swords. Ano pa about sa'yo? Hanap. Yun din yun. Ganon ka din. See, parang inulit lang ito eh. Queen of Swords nga lang ito. King of Swords. So, ganon pa rin. Ano pa ang nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Kasi marunong ka magpigil sa sarili mo. Nare-restrict mo yung sarili mo. Pinipigilan mo. Kahit gusto mo sana yung person na yun, eh, kung sino man yung person na gusto mo, eh, nagpipigil ka, pinipigilan mo yung sarili mo. At masakit man, nawala yung person na yun sa buhay mo, napipigil ka. Marunong ka magpigil. Ano pa na gusto mo sa'yo ng person mo na emperor na yan? Ah, malakas ang loob mo talaga. Tapang ka. You're so driven. Courageous. Pagka-impulsive ka din. Buong loob mo na i-pursue kung ano gusto mo i-pursue o gawin kung ano gusto mong gawin. Aksyonan. Courageous ka. Courageous, courageous. May self-love pa. Ano ang gusto sabihin sa iyo ng emperor na yan? Hindi na daw siya mag-hide pa.
o kung may tinago yan sa'yo, ano yung personality niya, pagkatao niya? Yes, yun ang tinago niya sa'yo. Yun ang kadalasan eh. Merong tinatago sa personality niya, sa pagkatao niya, no? O kung ano pa to, na iba na tinago niya sa'yo, baka meron pang iba, hindi niya na-hide sa'yo. So, ibig sabihin, i-reveal niya na sa'yo. Sabihin niya na sa'yo. Yes, meron nga siyang unite sa'yo. Malalaman mo na. Mabubuksan mo ng katotohanan. Papakita niya na sa'yo. Malalaman mo na. Ang about sa kanya, sa emperor na yan. So that magtiwala ka sa kanya. Kasi, para makuha niya yung loob mo. Para hindi ka na maging mailap sa kanya, lalo kung naging mailap ka sa kanya, kung wala kang tiwala sa kanya, para magtiwala ka sa kanya. Para maging maamo ka sa kanya. Para mabuild yung trust mo sa kanya. Para may tiwala na kayo sa isa't isa. Wala kasi naman ang loob niyang sabihin yung sa iyo, Age of Cups. Alam niya ba ang tanggap mo? Ano man yung sasabihin niya sa'yo, i-reveal niya sa'yo? Hindi. Matanggap mo man or hindi, basta sabihin niya sa'yo. Yan ang dapat. Hindi kailangan na mag-hide ng kung ano pa. Diba? Wheel of Fortune and Queen of Wands in reverse. Merong naiingit sa swerte mo. Dahil ito yung swerte mo, impero na yan. Na mapangasawa yan, makatuluyan mo, impero na yan. Kaya, ito, mga kontrabida, pero kung mga babae yan, mga kontrabida sa buhay mo, mga ingitira. Ayan. Kasi nalaman nila siguro na, na yan ang swerte mo, yung impero na yan. Na parang, malaki ang magbago sa buhay mo, maging napaka-fortunate mo. Yung parang mahirap ka or kawawa, parang ganito, na maging ganito yung buhay mo. Parang ganun ba? Bigla kang swertihin. Manswerte-swerte mo sa emperor na yan. Kaya may mga na-insecure sa'yo. May mga na-ingit din sa'yo. Itong Queen of Wands, may mga taong na-ingit, na-insecure sa'yo. Dahil sa fortune mo, dahil sa destiny mo, sa nakalaan na future para sa ano naman sa kanila. Bago ka pa ipanganak, nakalaan na sa sa'yo talaga yan. Kasi nga, destiny. So, yan ang swerte mo eh. Oh. Ano sa kanila? Lumalabas yung pagka-demonyo nila oh. Matindi, parang umaapoy, intense yung inggit nila naramdaman sa'yo ba? Ay, nako. Ano ba itong mga inggitira na ito sa buhay mo? Mga tarot reader yan? Ah, kaya pala, nalaman nila na ang ganda, ganda, ganda ng magiging future mo. Ang swerte-swerte mo sa person na yan. Kasi siguro mapagmahal yun sa'yo. Basta, from this, parang katulad ganito, maging ganito ka. Swerte-swerte mo dyan. Ano nga sa kanila? May buhay silang kanila. Gusto nilang kontrolin. Gusto nilang akinin kung anong meron ka. Oo. Oh, gusto nilang harangan para mapasa kanila daw. Ah, buang. Mga buang, no? Tarot reader yan, mga yan. Mga buang. Baka yung iba hindi tarot reader. Na nalaman na ang ganda ng destiny mo, ng nakalaan para sa iyo, ng future para sa iyo. King of Wands, was there a King of Wands here?
May isa pong personal na in love sa'yo, na emotional sa'yo, sensitive pagdating sa'yo, nangulila sa'yo. Sabi, ayun. Hindi naman. Na caring sa'yo. Mahal ka. Mahal ka. Caring. Caring sa'yo. Mahal ka. May mga tarot reader kasi ng mga witches din ah. May mga ganyan. Oh, kasi spiritual yan sila eh. Yung iba dyan gumagawa ng kaliwa, guys. Kaya minsan nagtuturo yung iba ng kaliwa eh. Para sa kanila, tama eh. Pag nahinggit sila, ay manghalit sila. Nagawa sila ng kaliwa. Nagawa rin sila. Yung iba. Hindi naman sa lahat. Ano naman sa kanila? Magandang future mo. kung may nakalaan na ayan, emperor para sa'yo. Ay, nako. Kasi, maging peaceful rin buhay mo. Wala kang problema. Inggitira talaga. Inggitira talaga. Ah, naghanap lang yan na matapos yung pinakaluluwa nila. Pero ang gusto nila. Four of Swords. Kasi tatahimik na yung buhay mo, yung isip mo, makatulog ka na ng maayos. Matiwasay yung buhay mo, stable, secured ka na. Hayahay ang buhay mo. Wala ka ng problemahin pa. Napakaswerte mo sa buhay. Oh. Ah, hindi ka na nila matatali. Kasi bakit tinatali ka ng mga yan? Gusto ka nilang itali. Pwede. Palang eh. O, pinapastagnan ka nila. Hindi naman. Binabind ka nila. Gusto ka nilang kontrolin. Kasi hindi ka na makukontrol ng mga yan eh. Yung buhay mo, gusto na lang control. Pero, yun ang masasabi ko, sa impyero mapupunta ka mga yan. Ama evil, ama demonyo, yung mga ingitira na yung gumagawa ng mga scheme at witchcraft. Ingitira talaga. Follow insecurities, inggit. Yan ang mga deserve sa impyero na talaga itapon. Ayan. Deserve nila yan. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng emperor? Pa. Ayan, si emperor. Emperor. Ayan. You speak to me through music. Para ka daw nagsasalita sa kanya. Sa pamagitan ng music. Siguro pag nagkinig ng kanta, baka na timing na kumanta ka, no? Narinig niya. Ano ang gusto sabihin sa'yo ng emperor na yan? Si person mo na emperor. Six of Cups. Upright pa yan. In reverse yan siya eh. Ayun. Upright nga. Tama nga. Hindi niya mapigilan yung damdamin niya sa'yo. Yung nararamdaman niya sa'yo. Yung sarili niya. Emosyon niya sa'yo. Hindi mapigilan. Hindi niya makontrol talaga. Talagang nagiging bold and daring siya. Gusto niya maging masaya with you. Talagang
This person really wants to be happy with you. Magaan talaga ang loob niya sa iyo. Malapit ang loob niya sa iyo. At home talaga siya sa iyo, komportable siya sa iyo. Alam niya, pagkasama ka niya, talagang napaka masiyahin niya. Positive ang buhay niya. You will achieve more successes siguro together. Mahal ka niyan. Emperor na yan. In love yan sa'yo, emperor na yan. Kaya itong mga bitter. May mga bitter dito guys na continuous yung ginagawa nila. Yun na yung mga ano no, mga tarot readers. Tarot reader. Hindi din. Meron pa. Meron pang bitter. Nakakala siguro magustuhan ng person mo. Hindi. Meron pang continuous dito na bitter. Na sige, tuloy-tuloy yung gawa niya ka kung ano man yung ginagawa niya. Scheme. Deceit. Deceit. Scheme. Hindi yan, tarong bitter. Bitter. Kasi alam niya ang mahal ka ng person na yan. Na-deeply. Alam kasi nila na deeply in love sa iyo person mo eh. Ano naman sa kanila? Bakit ba yung love life mo pakialaman nila? Umaasa sila o nagdi-delusion sila? Nagdi-delusion ba sila na magustuhan sila ng person mo na yan? Ayun na nga. Nagdi-delusion. Alam niyo ba yung delusion? Yung pinapaniwalaan nila na magustuhan sila ng person mo kahit na hindi naman totoo. Yan ang delusion eh. Yung pinapaniwalaan nila yung isang bagay na hindi naman totoo. Nagdi-delusion sila na magustuhan ng person mo na yan sila. So ibig sabihin, delusion lang. Pinapaniwalaan nila yung hindi totoo. Yung malabo na hindi totoo. Ganun nga sila eh. Mga buwang nga kasi. Baliw nga kasi sila. Kaya nagdi-delusion. Ay nako. Hindi nga sila healed eh. Baka may mga saltik sa utak yan. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun may notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At pag-like naman po at pag-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.